Check the mic and make sure it sound right, boys. Sa magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito, akin pong ipapakita sa inyo itong pag-repair ko dito sa lababo. Panoorin kung paano ko ginawa ito. Kung kayo ay bago pa lang dito sa aking channel na Paint and Varnish TV, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe with notification bell para ma-update po kayo sa lahat ng mga bago kong upload. Panoorin kung paano ko ginawa itong pag-repair dito sa lababo. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ang una kong gagawin dito, dahil ito dati pong marmol. At kailangan po namin itong sinsilin kasi makapal. Kasi repair lang po ito mga kapinta. Ito po nga kasama ko si Pare Larry. Yan. Ito po yung una namin ginawa dito, sinsilin yung mga marmol. Pero yung mga iba na mga tiles na mga maninipis, hindi na po namin ito sininsil mga kapinta. Kaya lang po yung una namin ginawa dito sa pag-repair dito sa lababo. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ito nga pala yung gagamitin namin mga materials dito sa pagkabit ng o repair dito sa lababo. Ayan, tatlong klase po ito, iba at saka adhesive. Yan po yung mga materials na gagamitin namin dito. Sa counter, iba rin ang kulay. Iba rin yung sa baba at sa walling. Bali, tatlong klase po ito mga kapinta. Kasunod namin gagawin dito, gagamitan po namin ito ng ready fix. Ayan na po yung ready fix. Haluan po ito ng adhesive at saka i-brush po dito sa tiles mga kapinta. Ito na lang po yung paraan dito para makakapit po yung tiles. Ayan, hindi na po namin sinsilin ito. Marami na po kaming ginagawa na ganito na hindi na po sinisinsil. Pinapahira na po ito ng dalawang mano na ready fix. Panoorin na lang po ninyo hanggang sa dulo, hanggang sa matapos itong aming mga ginagawa dito sa pag-repair dito sa lababo. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tapos na mapahiran ng ready fix. Ang kasunod kong gagawin, akin na po itong i-layout ang lababo kasi may frame po ito na stainless. Ayan po yung pinaka molding niya mga kapinta. Ayan, na mahirap po mag-repair. Mas maganda pa po magawa po pagka bago. Kapag nag-repair, kailangan po natin itong sundin kung anong buhos kasi nakabuhos na po ito. Ang pinaka mahirap po dito mga kapinta yung magsinsil. Kailangan ma-insakto po sa sukat ito dahil una, ang ginawa po namin dito, sininsil namin yung marmol, magkaiba po ang kapal. Ngayon, kuhain ko na po yung tamang sukat dito at ang level, mga kapinta. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ayan po yung tile dito sa walling. Iba po yung design. Iba rin yung sa counter. Iba rin yung dito sa baba. Tatlong klase po ito mga kapinta. Ayan po yung pinaka ginagawa po namin dito na pag-repair. Mga kapinta. Panoorin lang po ninyo hanggang sa dulo.
Check the mic and make sure it sound right. Tapos na may layout. Ang kasunod kong gagawin dito, maghalo na po ito ng adhesive. Ayan po yung magandang gamitin dito. Puro na po ito. Wala na po itong halo, mga kapinta. Kasi yan na po yung gusto nila na puro. Ako kung gusto ko, lagyan ng kunting simento po ito. Kailangan na po ito yung para mas mabilis matuyo. Kasi pag puro, matagal po ito matuyo. Check the mic and make sure it sound right, boys. Pag naghalo po tayo nito ng adhesive, haluin po mabuti ito. Tsaka bago po natin ilagay ito sa tiles. Yan na po yung ma-share ko dito sa inyo, mga kapinta. Naway may nakuha kayong kunting idea dito sa aming mga ginagawa dito sa pag-repair dito sa lababo. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ang sukat nga palang ginagamit ko dito sa tiles, 30x60. Kailangan po magtukma po dito. Yung pag-layout dito, kailangan yung molding insakto dito kabilaan. Kailangan nasa tamang sukat po ito, mga kapinta. Dahil hindi po basta-basta po mag-repair katulad dito mga lababo na ito. Kailangan mailagay po natin sa ayos kasi marami pong maisayang na tiles kung hindi po natin ilagay sa tama. Kaya kailangan po natin ayusin ang ating trabaho. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tapos na yung counter. Ito naman yung kasunod kong gagawin dito sa wall. Ayan po yung walling. Ito po yung design sa walling. Iba po yung design dito, mga kapinta. Ayan po yung sunod kong gagawin dito. Kailangan dandahanan din po kasi po bilang lang po dito yung tiles. Tamang-tama lang po. Yung mga pasubra ko dito, isa lang po. Kaya kailangan mag-ingat din po sa pagpukpok, baka mabasag. Yan lang po yung ingatan po natin dito sa pagkabit po ng tiles o pag-repair. Kailangan po ayusin po natin itong ating ginagawa. Kasi wala mang pintura. Yung ginagawa ko dito kung ano man mga gagawin, basta construction. Yan lang po yung may share ko po sa inyo na kailangan po natin magawa din pong kahit walang pintura dito sa mga tiles o kaya sa kisame. Basta construction, mga kapinta. Atin po yung gagawin. Yan lang po yung may share ko sa inyo na akin pong gagawin na pag-repair na mahabang panahon kong karanasan dito sa construction na ma-share ko po sa inyo, mga kapinta. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys.
Bago po tayo maglagay ng adhesive dito sa tiles, kailangan naka-ready na po yung siruho. Kasi yung ginagawa ko dito, inuuna ko yung dito sa puno ng gripo. Yan ang po yung pinaka-importante na masigurado po natin itong pagtabas dito sa puno na hindi na malaki. Kailangan tama lang po yung sukat dito, mga kapinta. Yan lang po yung pinaka-importante dito. Kasi pangit naman po malaki po dito, lalo na dito sa harapan po nitong lababo. Hindi po maganda tingnan. Kailangan na po sa maayos na paggawa o pagtrabaho. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tapos na yung huling. Ito naman yung kasunod ko dito, yung mga siruho. Ayan, kailangan po natin itong sinsilan para maayos po paglagay ng siruho. Ito yung pinaka-importante dito, mga kapinta, yung mga siruho na mailagay natin sa ayos. Pagka hindi po natin sinsilan, bukol po ito bago po lagyan ng molding na stainless. Check the mic and make sure it sound right, boys. Na magsinsil, kailangan na po tabasin itong pangsiruho. Ang paggamit po dito sa grinder, mga kapinta, may mga technique po ito, kasi minsan pagka pinipirsa po natin, magkabungi-bungi yung mga kanto. Kailangan alalayan po natin ito kasi masilan po ito yung mga ganito mga trabaho. Alam po dito sa mga pinising, sa mga mason, kung paano po pagtabas na wala po mga bungi yung kanto. Yan po yung may share ko sa inyo, mga kapinta, naway may nakuha kayong kunting idea dito sa aking mga ginagawa sa pag-repair sa lababo. Kailangan na po mag-ingat lang po dito sa grinder na hindi po bigla-bigla na paggamit po nito, kasi delikado po itong grinder, mga kapinta. Yan lang po yung pinaka-importante dito sa atin, sa pag, lalo na sa paggamit po nito repair, dahil kailangan po ingat po palagi. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ang kasunod kong gagawin dito, kasi tapos na mag-tiles, i-grout ko na rin po ito, mga kapita. Ang kulay po nitong grout, light beads. Kasi bakit naman po pag ibang kulay para magbagay po dito sa mga bikat, na maliliit na bikat. Ang ma-share ko po dito sa inyo pagka nag-grout, kasi ito po ginagawa ko, sinilas lang po yung gagamitin dito pagka naglagay ng grout, hindi po yung palita. Maganda po yung guma o sinilas. Ang pagkatapos po nito, patuyuin, saka punasan po ito ng tuyong nabasahan. Pagka okay na, saka punasan po ng lacquer thinner para maalis yung mga bakat-bakat dito sa pag-grout. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tapos na ba grout? Ang kasunod kong gagawin dito, kasi tuyo na, mabilis lang po ito matuyo, punasan na po ito ng basahan na tuyo. Yan na po yung sinasabi ko sa inyo dito, mga kapinta, na i-share ko sa inyo ang pag punas po dito, hindi po basa, tuyo na basahan. Check the mic and make sure it sound right, boys.
Yan na po yung kabuhan dito sa pag-repair ko dito sa lababo, sa tiles. Kung nagustuhan nyo, please like and share and comment and subscribe. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Out ka pala kay Biz Barney's Paint Ideals at kay Nick TV. Marami pong salamat sa inyong mga panonood, lalo-lalo na sa mga kakilala kong pintor. At pakipalo na lang po yung FB page ko na Paint and Barney's TV. Marami pong salamat sa inyong mga panonood dito sa aking mga ginagawang video. Thank you.